Kinundena ng ilang kabataan ang pagpasa ng Kongreso sa panukalang ipatupad ang mandatory ROTC sa senior high school. Ilang estudyante na raw kasi ang naabuso noon sa ilalim ng programa. Live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzales. Mav? Jessica, hatinga yung opinion ng mga tao tungkol dito sa panukala na mandatory ROTC training para sa senior high school. Ang isa pang ikinakabahala ng isang grupo ng mga kabataan ay hindi pa nga raw nare-resolve yung mga pang-aabuso dati, yung mga kaso ng mga abuses ng mga ROTC officers. Baka daw maulit na naman ito at sa mas bata pang audience. Nag-rally kanina sa Maynila ang ilang estudyante at kabataang tutol sa mandatory ROTC. Pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8961 na gagawing mandatory ang basic ROTC program sa mga grade 11 at 12 students sa pampubliko at pribadong paaralan. Kasamang ituturo ang pagiging makabayan, basic military training at civic training. Pero sabi ng kabataan party list, hindi ito makabubuti sa kabataan. Ang pagpasok ng mandatory ROTC no, sa senior high school ay labag sa batas at sa mga kasunduan na pinirmahan ng Pilipinas, lalo-lalo na yung mga nagpoprotekta sa karapatan ng mga bata. Karamihan sa mga senior high school natin below 18 pa yan. So bawal silang ma-recruit sa reservist force, no, bawal din silang mag-undergo ng basic military training. Naging optional ang ROTC dahil sa NSTP Act of 2001 na ipinasama tapos ang pagkamatay ni Mark Chua, isang ROTC officer na nagsiwalat sa mga umano'y irregularidad sa ROTC sa University of Santo Tomas. Natagpuan ang katawan niyang palutang-lutang sa Pasig River, nakapacking tape at ibinalot sa carpet. Sa ngayon may 14 na grave cases pa rin na hawak ang kabataan party list, kabilang ang rape, sexual harassment, physical at verbal abuse sa ROTC. Natanggal yung ROTC na mandatory sa college dahil doon sa kasaysayan nito ng abuso, ng diskriminasyon at ng korupsyon. At hanggang ngayon nananatili yan sa mga eskwelahan. Kaya sa ngayon talagang hindi dapat gawing mandatory yung ROTC. Pero sagot ng Department of Education, kami naman wala kaming objection kasi ang senior high school is equivalent to the first 2-year college years nung dating programa. So mature na yung mga bata. Ikinatuwa rin daw ni Pangulong Duterte ang pagpasa sa third reading ng panukala. Si Nehemiah, incoming senior high school student, pabor din daw sa ROTC training. Natuwa po kasi sa kabataan po ngayon kasi marami po yung napapariwara po, yung hindi po sumusunod sa mga batas. Lahat naman po tayo kinakailangan ng disiplina po, tapos yung healthy na sa pangangatawan. Tingin ng nanay niya, matuturuan ng disiplina at respeto ang mga kabataan sa ROTC. Hindi naman daw siya nag-aalala na mapapahamak ang bata gaya ng sa hazing. Ang alam ko doon, pagka sinabi nilang military training, training lang, pero kung sasabihin nilang yung sasaktan yung mga bata, yun ang magkakaroon sila ng doon na fault. Maaaring ma-exempt sa mandatory ROTC training kung physically o psychologically unfit ang estudyante, kung bahagi ng varsity team, may kaparehong military training ng ginagawa, at iba pang mga exemption mula sa Department of National Defense. Pero paano ang mga kagaya ni Maika, na bagamat walang diagnose na sakit ay mahina ang katawan? Wala, naglalakad po ako sa labas, direk yung araw, tapos yun, biglang hingalin, tapos parang yung manghihina yung katawan, medyo nandidilim yung paningin ko, gano'n. Ano ginagawa mo pag di ka kagano'n pa? Umuupo na lang po ako. Nagpapahinga muna saglit. Jessica, sa ngayon, mahaba-haba pa naman yung lalakbayan ng panukalang batas na ito dahil bagamat aprobado na ito sa House, yung Senate version nito ay nasa subcommittee pa. Ang sabi ng author ng Senate counterpart na si Senator Win Gatchalian, gusto niya na i-endorso na ito sa kanyang committee para matalakay na bago magsara naman yung Senate session. Jessica? Okay, clarification, Mav, no? Kasi dati, dun sa old high school as we know it, may CAT training pagka fourth year high school na noon. Kasi nga ngayon, meron na tayong dagdag na 2 years sa high school. So ROTC na lang talaga, yung, which was the equivalent nung dati, pag college ka na, yan yung required na ROTC. Wala na yung CAT, ROTC na lang, tama?
Jessica, base dun sa panukala, no, ito na nga yung magiging gagawin ng ating mga senior high school students, yung ROTC. Ito kasi ay medyo mas advanced. Meron silang basic military training na hindi naman talaga ginagawa sa CAT ng mga bata. Pero yung kung ano yung mechanism kung paano ipapatupad ay the same pa rin. Dahil halimbawa na lang sa CAT, meron ding exemptions. Halimbawa kung varsity student ka, it's the same. Ganun din yung gagawin for ROTC, Jessica. Okay. Meron bang provision yung batas na yan for grievance and complaints? Given yung nature ng military training dito sa atin, no, kahit sabihin mong ano lang yan, sa eskwela lang yan, school requirement. Sa pagkakaalam ko, for example, bawal ang kultura ng military training kahit sa mga eskwela. Bawal ang mag-squeal. Hindi ka pwedeng mag-kwento o magsumbong kahit na may hindi magandang nangyayari, no? May provision ba dyan sa proposed law na yan against this, no? Na this kind of culture such that pagka merong hindi magandang nangyayari, pag may complaint yung isang estudyante o may grievance siya, merong mechanism where they or somebody they can approach, no? Kasi sa Amerika, naalala ko, lumalabas ngayon, no, ang daming abuse committed by coaches, by instructors, etc. Eh, baka sana meron din palang 13 or 14 cases dito na nasa kabataan party list. Baka lang madagdagan yun, Mav. Jessica, doon naman sa panukala, meron naman siyang grievance mechanism kagaya nung sinabi mo. Pwedeng ireklamo kung meron ng pang-aabuso, especially yung mga magiging officers nitong ROTC. Pero nabanggit na rin nga nung kabataan party list, Jessica, kanina, no, na ang problema naman kasi hindi yung grievance mechanism, kundi ang problema siguro nasa implementation na rin. Dahil halimbawa na lang, sa ngayon meron na tayong in-place na grievance mechanism para sa ROTC. Pero marami pa rin nakakalusot. At itong 14 cases na ibinigay sa atin ng party list kanina, ito yung mga grave cases. As in, Jessica, may isa dito na na-rape nung kanyang superior, nung kanyang senior. At itong mga kaso na ito ay inilapit na raw nila sa AFP at sa DND at hanggang ngayon ay walang resolusyon. Kaya ang sinasabi ng kabataan party list, eh kahit sabihin mong may grievance mechanism dito sa bagong House Bill na ito at dun sa ipapasa sa Senado, eh who's to say na hindi pa rin ito lalabagin nung mga magiging officers ng ROTC. Kaya ang maganda raw ay pag-aralan muna ulit itong House Bill na ipinasa nila at saka magkaroon ng maayos na implementing rules and regulations para hindi na maulit itong mga pang-abusong ito, Jessica. Okay, ganyang pumasa na yan sa Kongreso, sa lower house. May version na ba ang Senate such that maipapasa kaya, magiging batas kaya ito bago matapos ang termino ng kasalukuyang Kongreso? Mav? Jessica, sa ngayon mayroon itong Senate counterpart, yung Senate Bill 200 na ang author naman nito ay si Senator Wynn Gatchalian. Pero sa ngayon ay nasa subcommittee pa ito, hindi pa nga sa committee, pero i-endorse raw ito ni Senator Gatchalian para matalakay na rin sa committee. Pagkatapos nito, Jessica, it has to go through 3 readings at pagkatapos saka pa lang ito iaakyat sa Pangulo para mapirmahan niya kung gusto niya itong gawing batas. Pero sa ngayon, Jessica, medyo maigsi na lang yung oras ng Senado natin dahil sa Hulyo ay magkakaroon at magbubukas na tayo ng bagong Senado. Gayunpaman, si Pangulong Duterte na isa dun sa mga supporters nitong mandatory ROTC training, meron pa siyang 3 taon. At alam naman natin, Jessica, na yung mga bagong uupo sa Senado, eh mga kaalyado rin ng Pangulo. Kaya siguro, ito ay maipapasa pa rin dun sa nalalabing 3 taon ng Administrasyong Duterte, Jessica. In other words, malakas ang prospect nito na maging batas talaga. So, yung mga nagpo-protesta, brace yourselves. Kasi mukhang papasa talaga itong panukalang ito. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzales.